na ang check-up ni Aling Josephine sa Philippine Foundation for Breast Care ng East Avenue Medical Center. Isang Halloween party pala ang nagaganap sa loob. Ang nagkakasiyahan, mga cancer patient at survivor. Naka-costume din ang mga doktor at nurse. Pero hindi pa komportable si Aling Josephine. Sa palagay ko, dininig ng Diyos ang dasal ko. Sabi niya na siguro ito na yung pagkakataon na kahit paano ako ay makakatanggap ng anumang pampalakas ng loob. At baka naman meron din mga paan makita yung paraan kung paano pa mapagpatuloy ang kanyang pagagamot. No? Siya si Aling Josephine Velasco. Taga Laguna siya. Aling Josephine, ito bang ating mga kapatid? Ano sasabihin? Sabi ko wala na akong pag-asa. Humingi na ako sa ano. Dati wala, sa wala ako. Pero humingi akong tulong sa iba. Naka-survivor ako 2 years na. Kasi pag sinabi may cancer, mamamatay na tayo. Pero sa totoo lang, hindi. Bibigyan pa tayo ni Lord na mahaba pang panahon nito sa mundo kung tayo ay laging tumatawag sa Panginoon. At humingi rin tayo ng tulong sa ating mga doktor dahil yun ang ginagamit ng Diyos para tayo mapagaling. Pwede kong sabihin sa ngayon, nung unang punta ko rito, takot, lungkot, ang nadaram ako. Dahil ang inaalala ko, ito nga nararamdaman ko na gusto ko pang mabuhay. Nararamdam ko, kaya ko pa. Sabihin niyo po, hindi ko sa kanila yan, pinakamagandang bumigay. Kung mabibigyan lang ng pagkakataong malapatan ng lunas, makukuha rin niyang humalakhak gaya nila. Hindi nagtagal, dumating na ang doktor na hinihintay ni Aling Josephine. Nakita na ko kayong card. Hanggang sa napunta ang usapan sa mga mamahaling gamot na kanyang kailangan. Tapos, di ba, bukod dun sa chemotherapy, meron pang isang gamot, yung bisphosphonates. Okay kayo doon? Yung 10,000 do. Opo. Doon ko na lamang mas malala pala ang karamdaman ni Aling Josephine. Kumalat na sa buto ang kanyang breast cancer. Yung kalat po sa buto, yun na nga yung kakailanganin po natin nung isa pang gamot. Ang gagawin po nung gamot na yon, pipigilan po yung pagkalat dun sa buto. Tapos kung anumang, kung merong nasirang buto, i-re-repair po niya. So ano, tatlong beses po sa isang araw, tuwing matapos na lang siya kumain. Nang lisanin namin ang clinic, malinaw na sa aking may kapalit na pera ang bawat sandaling madurugtong sa buhay ni Aling Josephine. Halos 20,000 piso ang agarang kailangan. Wala mang laman ang kanilang bulsa, hindi raw nawawala ng pag-asa ang magkapatid. Talagang ginagawa ko ang lahat. Kahit nga hindi ko gustong kumain, pinipilit kong kumain, nilalabanan ko, nakakayanan ko naman. Kung hindi ko tutulungan ang aking sarili, walang mangyayari. Laban na rin po ang akin. Kung hanggang saan po makakaya ang aking may tutulong, tutulungan ko po siya. Malaking banta sa mga Pinay ang breast cancer. Ayon sa Philippine Cancer Society, ito na ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kababaihan sa Pilipinas. Noong 2005, mahigit 14,000 Pilipina ang sumakabilang buhay dahil dito. Pero malayo sa isip ni Mavic ang usaping ito. Gaya ng maraming kababaihan, umiikot ang buhay ni Mavic sa kanyang pamilya at 2 anak. Nice, Sandra! Sinisandra Aguinaldo. Magandang umaga po. Tutuloy na po ako. Clarence! Si Clarence, Clarence. Ayan. Nanay ko po. Sandra po. Agnes po. Si Nanay Nelia po. Apo. Nanay Nelia. Kamusta ka daw, Nay? Kamusta po kayo? Mabuti. Ito, masakit yung ganito ko. Ano? Ito po? Yung mga legs. Meron na rin kasi siya sabon. Ano rin siya? Pareho kami. Stage 4.
breast, nag-start sa breast sa kanya, kaya lang, nag-meds na kagad sa lungs. Kaya nag-water na yung lungs. Tapos ngayon, meron na rin siya sa bone. Okay. Kaya hindi na siya makatayo. Siya yung bedridden na. Sakit po dito? Sakit po. Sakit yun. Kaya, yes. Sabi ko, ako na kunin. Huwag na itong anak kong gawa ng ito. May mga maliliit at ang anak yung may anak pag nag-aaral, may tsaka wala pa sa... Sabi ko, ako na lang. Gustuhin man nilang magpakatatag para sa isa't isa, hindi maiwasang mag-alala. Papaubos na kasi ang gamot ng mag-ina. Siya yung gamot na... Ito yung oral chemo. Baga mataas talaga ang ano niya. Ito po yan. Yan. Ito na lang po yung natitira. Kaya nga sinabi ko na hindi na ako iinom sa susunod. Ito? Kasi yan na lang po yun. Ngayong paubos na to, sinanay lang mo na iinom? Opo, sinanay lang ay, muna. Ay, paano ka? Ganun po talaga eh. Wala kailangan ako mag-sacrifice. Kailangan isa mag-sacrifice sa amin. So, siguro mag-iingat na lang ako. Tsaka konting dasal. Tsaka, siguro naman hindi ako pababayaan ni Lord. Ano effect pag, bali halimbawa hindi ka uminom na itong gamot na ito, ano epekto sa'yo? Masakit po yung buto ko. Yung spine. Spine, balakang, hanggang legs. Hindi ako makalakad. Hiwalay na sa asawa si Mavic. Mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang dalawang anak. Parang sabihin natin bionic woman. Pang night shift siya sa graveyard. Di bali pang gabi po yun. Yun tinitaste niya lang po yun para, yun, para nga po mapag-aaral niya kami. Caregiver course ang kinukuha ni Michael. Problema pa ang pang-tuition para sa susunod na semester. Kaya si Mavic naghahanap ng mauutangan. Nag-ayos ako ng closet, ng aparador, ng mga damit, damit ko yung iba sa nanay ko, tapos mga... Para makabayad sa lumalaking utang, may naisip na naman siyang gimmick sa darating na kapaskuhan. Dami mo lang ang damit. Kaya ako talaga sa mga damit. Kaya, kumbaga, sabi ko nga ganyan. Sayang naman kung hindi ko ibenta additional income po yan. Diba? Para po sa amin, panggastos. Maswerte akong makilala ang isang pambihirang babaeng katulad ni Mavic. Para sa kanya, hindi pa huli para abutin ang kanyang mga pangarap. My favorite green color, that's life and dollar. So sabi ko nga ganyan, ang hinihingi ko, tuwing nagdadasal ako, hindi ako na humihingi ng maraming mahabang extension ng buhay ko. Ang hinihingi ko yung tama lang na yung mga anak ko, mailagay ko sa maayos. Kahit papaano, di ba? Tapos, basta maiwan ko lang sila na maayos, pwede na akong kunin. Hi! Watch me, eyewitness!